Sa puntong po ito, makakapanayam natin si Labor Undersecretary for Employment, Human Resource at Financial and Administrative Services, Renato Ebarle. Magandang tanghali po sa inyo, Usec Ebarle. Ay, magandang hapon, Rafi. Opo, pakikumpirma lang po yung balita na may 10,000 pesos na financial assistance ang DOLE para po sa mga stranded na OFW dahil sa travel ban dulot ng 2019 NCOV. Tama po yan, Rafi. Last February 3, Monday, nung si Secretary ay nasa Kuwait, I received this telephone call instructing me to issue a memorandum to OWA, directing OWA to extend financial assistance doon sa mga stranded OFW na nabutas sa travel ban for Hong Kong, Macau, and some other areas in mainland China. At totoo po yan, meron tayong 10,000 pesos na financial assistance plus inimbita natin sila na pwede sila ma-accommodate doon sa halfway house ng OWA kung saan doon sila pwedeng mag-stay muna, matulog at provided with food. And we also offered them for those who gustong umuwi sa kanilang probinsya, ang airfare ay will be handled by DOLE OWA. Paano po yung requirements nakakailanganin dito para sa mga OFW? At para lang po ba ito sa mga stranded sa NAIA o sa lahat ng paliparan po dito sa bansa? Ang marami ngayon ay sa NAIA. Meron naman tayong OWA death dot na be-verify naman yan doon sa passport nila, visa, contract of employment at saka yung sa employment clearance certificate issued by POEA. So alam natin yan. At saka dumadami ngayon ang aplikante natin sa OWA to avail of the 10,000 plus the fare going back to their respective provinces. Paano po yung requirement nito? Ito yung mga paalis pa lamang na OFWs tapos hindi makalis dahil yung na kansilado. Hanggang kailan natin po? Hindi natin malaman yan. So far, kahapon, meron tayong nabigyan na 200 stranded at this morning, umaabot na ng 500 to 1,000. For today, we expect 500 to 1,000 ang mag-reclaim doon sa 10,000 at saka hanggat maaari ma-accommodate namin sa OWA safe house at saka sa mga dormitories. May mga nag-avail na po ba ng flights pabalik sa kanilang mga probinsya? Kukunti lang. Dahil siguro naghihintay sila dito, pero open yan. We can book them, we will take care of their airfare back to sa probinsya nila. Isa mga hindi naman po nagpunta ng airport, pero gusto maka-avail nito, pwede rin ho ba yun kung may nakaschedule silang flights? Yes, kung naka-schedule at saka naantala yung ano nila because of the ban, pwede sila makipag-ugnayan lang sa nearest OWA offices. Meron naman tayong mga regional offices, lalo na dito sa Manila, meron tayo sa airport at saka yung central office ng OWA. Samantalain ko na rin po ang pagkakataon, kumusta po yung kalagay ng mga OFW natin sa mga bansang naka-lockdown na sa ngayon dahil sa coronavirus? As of yesterday, ang reports ng ating mga polo, magandang balita, ni isa wala na bang nahawaan sa virus. Sana manatiling ganun. Pero ang instruction po sa kanila, of course, manatili sa kanilang mga bahay kung nasaan man sila at hindi maglalabas. Of course, yeah. Oo, meron tayong mga advisory ginawa. Apat na advisory na ang inisyo ni Secretary Bellio, very particular si Secretary Bellio niyan, nag-report na nga siya sa Congress kahapon at sa cabinet meeting tungkol sa mga bagay na yan, Rafi. At may mga nakarating na po ba sa DOLE na ilang OFW daw, lalo na sa Hong Kong, na problemado dahil habang tumatagal nga itong lockdown, ilan sa kanila ay pinagbibitiw na raw sa trabaho, bagamat yung iba naman ay pinauwi ng kanilang amo pabalik na po ng Pilipinas. Oo, i-coordinate natin yan sa ating mga polo, yung Philippine Overseas Labor Office, like sa Hong Kong, sa Macau, na makipag-ugnayan yung mga polo official employees natin doon sa mga employers maaari at sa mga recruitment agencies doon na bibigyan ng konting extension dahil dito sa travel ban na ito.
So paano po ito? Yung mga hindi makakatapos ng kanilang kontrata, meron bang provision na pwede, na sila, pwede silang bumalik kapag ka natapos ng isyong ito? Or paano ho ba? Paano i-delete yung mga OFWs natin? Inano na ni Secretary Pelio yan, ina-anticipate na, just in case na merong ma-displace yan, meron tayong mga alternative. Yun ang ginagawa ngayon ng Department of Labor, lalong-lalo si Secretary Pelio walang pahinga sa ganito because of the order of the President. Mm-hmm. Meron tayong pwedeng ma-absorb doon sa bill. Meron din tayong livelihood, yung tinatawag na TNK, mm-hmm. Trabaho, Negosyo, Kabuhayan, coordination with the Department of Trade and Industry. Mm-hmm. So, programa na ito. At ang magandang balita rin, yung TESDA through Director General Isidro Lapeña ay nag-o-offer na they can, meanwhile na nandito itong mga workers na ito ma-displace, they are offering for TESDA training. For, uh-huh. Training and to enhance their skills. Mm-hmm. Now, so, doon sa mga health workers abroad, like for example, nurses, nakipagtayan tayo sa DOH, ang OWA, na kung maaari mapagbigyan sila na ma-absorb sa DOH to implement some of the rural programs of DOH. Mm-hmm. Doon naman sa mga teachers, we are in the process of coordinating with DepEd na kung maaari yung mga teachers na ma-displace, kung ma-displace man, kung may mapamamaraan na ma-absorb sa Department of Education. So ang sinasabi po ninyo, ang ina-assure nyo itong ating mga kababayan na huwag silang mangambang umuwi. Dahil magawa ng paraan talaga ang DOLE. Mm-hmm. Oh, tama yan, Rafi. Mm-hmm. Oh, masahan dahil napakasipag itong secretary namin. Oh. At of course, ginagawa namin lahat ito dahil very particular ang ating Pangulo na kailangan talaga mapagservisyuhan. Mm-hmm. Ang ating mga OFW. Meron na po ba tayong numero na pinag-uusapan dito kung ilan yung apektadong OFWs? Wala pa sa pagkangayon. Ang numero na nandito sa akin ay yung mga nag-avail nitong in-offer natin sa doon sa mga na-stranded. Mm-hmm. Aabot yata sa 1,000 for today. Mm-hmm. And by the way, we have 100 million, OWA allotted 100 million pesos for this. Okay, so dapat ho, yung mga naka-schedule na lumipad at naantala dahil dito, eh kahit wala kayo sa airport, pwede kayo mag-avail. Oh, okay, malaking rapi. Bagay ho yan para sa kanila. Maraming salamat po. Okay, thank you. Maraming salamat din. Salamat po si Undersecretary Renato Ebarle ng DOLE.